Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. And nais ko lamang po, of course, na to give way for those who doesn't know Jang. Coach Jang po was one of our great pillars po ng simbahan po na ito. And she's indeed a great leader, disciple of Christ. That's why we honor her and appreciate her po. And sa kabila po, no, of course, na sitwasyon po na binagdadaanan ng simbahan, do you believe that there will be always hope po at may pag-asa sa bawat anumang sitwasyon ng ating pong mga buhay? Magsabi po ng amen. At sabi nga po ng ilan, ayaw daw po ni Coach Jang ng malungkot, gusto niya laging masaya. And I do believe kahit din po ang Diyos, no, sa bawat sitwasyon ng ating pinagdadaanan sa ating pong mga buhay, ayaw ng Diyos na manatili po tayo on the other side na lagi na lang po tayong nandun na lang sa punto ng buhay natin na tila ba parang hindi na natin nakikita na kumikilos po siya sa ating pong mga buhay. That's why today po, as we receive the word of the Lord for us today, malagay po sa ating mga puso, sa ating pong mga buhay, na kasama po natin lagi ang Panginoon. Amen po ba? Before we receive the word of the Lord for us today, tayo po lahat ay umukot manalangin. So we'll all close our eyes and bow down the heads and let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray na patuloy, Panginoon, na humipo ka sa bawat isa po sa amin. Usapin mo po kami. Kumilos ka, Panginoon, upang makita po namin na sa anumang sitwasyon na aming po pinagdadaanan ngayong oras po na ito, makita po namin ang iyong mga kamay. O God, na patuloy, Lord God, na nag-i-intervene sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pong buksan ang aming pong mga puso sa sasabihin mo at sa gagawin mo sa aming pong mga buhay. We thank you so much, Lord God. At mainam po namin ibinabalik sa iyo ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos sa lugar po na ito ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating po pag-uusapan ngayong oras po na ito, bagamat nasa series po tayo ng Psalm 23, but today we're going to have our series break in line sa ating pong, of course, season na pinagdadaanan. Taas nga po ang kamay na may mga iba't ibang pinagdadaanan at battle sa buhay. Sige nga po, taas nga po ang kamay. May mga pinagdadaanan po ba tayo ngayong oras po na ito? Today po, I want us all to talk about po finding hope in the hopeless situation. Paano tayo makakahanap ng pag-asa at paano po tayo mamamag-asa despite of all the negative situation, despite all the hopeless situation ng ating pong mga buhay. Totoo po ba? Ang daming nangyayari na hindi po natin inaasahan. May mga pagkakataon sa buhay po natin, nananahimik tayo, komportable tayo sa ating pagkakahimbing o pagkakatulog, o sa pagkakaupo, and then suddenly, bigla tayong ibabombard ng mga sitwasyon ng ating po mga buhay na tila ba parang hindi natin alam po paano po natin to i-anticipate. Hindi natin alam pa paano po ito fully dadaanan, fully pagtatagumpayan for the glory of God. But you know what, church? Nais ko pong i-encourage ang bawat isa po sa atin. Magsilang man po ang ating pong pag-uusapan. Nais ko pong i-encourage ang bawat isa po sa atin na kapag dumadaan po tayo ng hopeless situation ng ating pong mga buhay, kapag dumadaan po tayo ng mga pagsubok o suliranin sa buhay, atin pong alalahanin ang sinabi po ni Paul in Romans chapter 8, verse 35, 37 to 39. Ano po sabi salita ng Panginoon? Sabi po dyan, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Ano po sabi in next slide po? Pwede po ba natin sabay-sabay basahin na malakas? 1, 2, ready, begin. Verse 37. No, in all these things, we are, lakasan nga po natin, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ibig sabihin po, walang anumang bagay
sa mundo pong ito. Ano mga sitwason? Ano mga sabi po doon ni Polo? May 17 things na minention po siya doon sa Bible na pwedeng mag-separate sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. At kung titignan natin doon sa 17 things na yon na minention po ni Paul, makikita po natin, pwedeng doon pa lang huminto na po tayo. Pwedeng doon pa lang tumigil na tayo sa ating pong pagpapatuloy sa Panginoon. Totoo po ba yun? Sino dito nakaka-relate po doon? Yung pantipong doon pa lang sa bawat problema na pinagdadaan natin, pwede na nating tignan on the other perspective na, Lord, gumagalaw ka pa talaga sa buhay namin? Lord, totoo ba nangyayari? Kailangan ko pabantaanan talaga lahat ng ito? Even si Paul po, no, na nagsulat at nagsabi po nito, passage na ito, in-specify po niya in 1 Corinthians kung paano niya kayang sabihin na walang bagay na pwedeng makapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Just imagine po, no, lahat ng mga bagay po na yun, dinaanan ni Paul, shipwreck, siya po ay mabugbog with rods, siya po ay mabato, naranasan po niya, kaya niya kayang sabihin, kaya convince na convince po siyang sabihin, bakit dumaan din po siya sa pagiging homeless? Inabandon na din po siya ng kanyang mga kaibigan? Naranasan niya magutuman? Naranasan niya magkaroon ng sakit at karamdaman? Naranasan niya ma-persecute? Yet sabi po ni Paul, nothing can separate us from the love of God. And who can say amen to that? Do you agree with that, church? Walang bagay ang pwedeng makapagpahiwalay po sa atin sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan po natin mga battles ngayong oras na ito. Pwedeng yung battle na pinagdadaanan ko ngayon is a different battle na pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. Pwedeng yung pain na nararanasan ko ngayon ay pwede ding pain na nararanasan mo ngayon o maaaring ibang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, but it's also the same. Parehas lang yung sakit, parehas yung kumbaga yung papaano natin dinidil, hindi natin alam kung makakaabante pa ba tayo, hindi natin alam kung uusad pa ba tayo. Ano-ano po itong mga bagay na ito? Pwede po ba nakasama sa checklist na yon para pwedeng mahinto or makapagpa-separate sa atin sa pag-ibig ni Kristo sa atin yung mga traumatic na nangyari po sa ating mga buhay? Maaring nung bata po kayo, hindi ko po alam kung ano nangyari po sa inyo. Hindi ko alam kung ano mga abuso ang naranasan ninyo sa mga tao na sa paligid po ninyo. To the point na parang naisip natin, Lord, bakit kailangan ko dumaan dito? Bakit mo inalaw na mangyari to sa buhay ko? Lord, bakit? Diba? Totoo po ba yun? Mga traumatic experiences na parang hindi natin alam kung ano pa ba at papaano pa ba tayo babangon, papaano pa natin iaahon yung sarili natin, papaano natin i-gain muli yung self-worth natin because of the things that happening or that happened around us. Ano pa po? Ang pwedeng makapagpahiwalay sa atin? Pwedeng broken relationships. Totoo po ba yun? Doon pa lang. Sino bang may gusto ng broken family? Sino ba may gusto ng magkaroon ng hiwalayan? Wala naman eh. Totoo po ba yun? Pwedeng doon pa lang maisip na natin, Lord, bakit? Bakit mo hinayaan na dumating sa point na magkahiwalay kami, na ganito, ni ganyan? Totoo po ba yun? Pwedeng doon pa lang tumigil na tayo sa paniniwala natin na gumagalaw si Lord sa buhay natin. Pwedeng doon pa lang mag-rely na tayo na habang buhay, hopeless na ang ating sitwasyon. Nandiyan po ba tayo mga magulat, mga kapatid? Ano pa po? Health problems or serious health problems, yung sakit natin na hindi maalis-alis. Dahil sinabi na ng doktor sa atin na ganito na ang magiging kalagayan natin, feeling po natin parang wala na magiging pag-asa. Feeling natin habang buhay, lagi na lang tayo na may sakit sa puso. Habang buhay, ganito na lang ang kondisyon ng ating kalusugan. Hindi na natin, parang feeling natin doon pa lang, Lord, bakit ganun? Kung kailan naman binigay ko buhay ko sa iyo, bakit dumaan ako ng mga matitinding sakit at karamdaman? Ano ba po? Disappointments. Taas nga po ang kamay na naranasan na ma-disappoint. Discouragement. Sunod-sunod ng mga discouragement. And of course, painful loss. Masakit kayang mawalan ng mahal sa buhay. Totoo po ba yun? Yung kaibigan nga natin na nakasama natin for how many years? Tapos biglang nawala sa atin. Magugulat ka na lang isang araw, hindi mo na siya makakausap. Hindi mo na siya makakasama. Hindi mo na siya, kumbaga, makikita. Mukhaan, habang buhay. Masakit po yun, totoo po ba? Ang isang magulang, nasa nga po ang kamay ng mga magulang sa oras po na ito, totoo po ba yun? Mas masakit yun lalo kapag sarili mong anak, yung nawala sa'yo. It is a painful loss. Kumbaga,
yung pain na nararanasan ng isang tao, kumbaga hindi siya maintindihan, pwede sabihin sa'yo ng mga tao na sa paligid mo, kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo, mawawala din yung sakit. Pero iba eh, kapag ikaw na yung dumadaan doon sa sakit na yun, totoo po ba yun mga magulat, mga kapatid? But you know what? Whatever things that we are going through today, anumang season po ng battle sa pinagdadaanan po natin ngayong oras po na ito, God wants us to be resilient. Pag sinabi po resilient, para po yung bamboo, dumaan ng malakas na hangin, gaganyan po yan. Dadaan ng malakas na ulan, gaganyan po yan. Pero after ng isang malakas na bagyo, hangin, babalik po ulit siya sa pagkakatayo po niya. Totoo po ba yun? God wants us to be something like that. Na after ng mga bagyo, after ng mga suliranin natin sa ating pong mga buhay, we are able, ano po ibig sabihin na resilience? We are able to withstand or recover quickly from a difficult situation. Resilience, after ng bagyo, after ng sitwasyon, after ng unos ng buhay, you are able to recover quickly. Kahit gano'n pa ka-difficult ang sitwasyon. Pag sinabi pong resilience, you are strong, tough, tough hard. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo, mukha po bang strong yan? Buoyant, irrepressible, flexible, pliable, supple, and durable. Pag sinabi pong resilience, you're able to become strong and healthy or successful again after something bad happens. At gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin ngayong oras po na ito, na anuman ang dagot na pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin, anumang problema at pagsubok, anuman yung sakit na nararamdaman natin ngayon, anuman yung tindi ng bagsak na pinagdadaanan po natin ngayong oras po na ito, sinasamahan po tayo ng Diyos sa anumang pagsubok at suliranin ng ating po mga buhay. And who can say amen to that? The harder we fall, the higher we will soar our wings like an eagle. Alam niyo po, sinasabi ko lang po sa bawat isa po sa atin, 2 weeks ago, yung passage po ng Psalms 23 verse 4. Naalala po ba natin yung verse po na yun? Sabi po doon, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Naniniwala po ba kayo doon? Ang dali sabihin, no? Pero na-realize ko sa nung talagang literal na dumadaan tayo sa valley of shadow of death. Parang, Lord, oo nga, no, parang feeling namin ang dilim-dilim. Feeling namin para bang yung sakit na yung nararamdaman namin ngayon, parang hirap maka-abante, ang hirap maka-move forward. We are in a hopeless situation. But, alam niyo po, sabi po ni Paul, in Romans chapter 5, 3-4, pwede po ba natin sabay-sabay basahin na malakas? 1, 2, ready, begin. Not only so, but glory in our, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, ano po sabi? Hope. Not only so, dumadaan tayo sa troubles of life, dumadaan tayo sa hopeless situation ng ating po mga buhay. Sabi po in the other translation, we also rejoice in our sufferings. Kaya pa rin nating magkaroon ng kagalakan. Kaya pa rin natin magsaya. Kahit na dumadaan tayo sa hopeless situation ng ating mga buhay. Bakit? Because we know that in every sufferings na ating po pinagdadaanan, it produces perseverance. Tingin po kayo sa akin. Pag sinabi pong perseverance, na dumadaan po tayo sa bawat lambak ng ating mga buhay, dumadaan tayo sa pagsubok ng ating mga buhay, pero ang sinisigurado po dito ng Diyos, pag sinabi pong perseverance, nagpo-produce ng perseverance ang suffering dahil hindi lang tayo sinasamahan ng Diyos. Tingin po kayo sa akin. Hindi lang tayo sinasamahan ng Diyos, pero habang dumadaan po tayo sa bawat pagsubok, sa bawat hopeless situation ng ating po mga buhay, alam niyo po mga magulat, mga kapatid, mas pinagtitibay ng Diyos ang ating pong loob. Akala natin walang nangyayari sa atin deep inside our hearts habang dumadaan po tayo sa pagsubok. Akala natin pinagkakaisahan lang tayo ng mundong ito kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Akala natin natutuwa lang at sumasaya lang ang kaaway sa ating mga buhay kapag dumadaan tayo ng pagsubok ng ating mga buhay. Pero alam niyo po, mga magulat, mga kapatid, the more na sinasamahan tayo ng Panginoon sa bawat pagsubok ng ating mga buhay, sabi ni Lord na konting tiis lang
nakaran mo lang yan after ng tunnel na ito, after ng madilim mong dinadaanan. Huwag ka mag-alala, ako ang magiging ilaw mo habang dumadaan ka sa madilim na bahagi ng buhay mo na ito. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, sabi ng Diyos, na sasamahan kita at hindi lang kita sasamahan, pagtitibayin ko ang iyong loob. Hanggang sa ma-overcome mo, magugulat ka na lang, fast forward, lumipas na taon. Totoo po ba yun? After mong daanan yung suliran na yun, after mong daanan yung pagsubok na yun, totoo po ba? Hindi lang pinagtibay yung loob natin, mas naging mature tayo kung paano natin i-handle yung mga bagay sa atin po mga buhay. Amen po ba? Now, tatlong bagay lang po ang nais ko pong iwanan po sa atin. Paano po tayo makakahanap ng pag-asa in a hopeless situation ng atin po mga buhay? Paano tayo mamamag-asa? Lord, paano po ako mamamag-asa kapag dumadaan ako ng hopeless situation sa aking buhay? Number one, gusto ko pong alalahanin natin na kapag dumadaan po tayo ng pagsubok sa buhay, number one po is, I want us all to be reminded that life is harder than you ever expected. Ito po ang katotohanan. Na kapag dumadaan tayo sa anumang hopeless situation ng ating mga buhay, alalahanin natin, ang buhay na ito na ating po pinagdadaanan is harder than you ever expected. Totoo po ba yun? Somehow, in-expect ng tao na dapat maging madali lang ang buhay. At taas ang expectation po natin. Yung kumbaga nakikita natin na dapat maging smooth sailing kind of journey ang ating mga buhay. Yung bang gusto natin kapag nangarap tayo, automatic ang sumut lang ng process, madadaanan na kaagad natin, matatapos na kaagad natin, pagtatagumpayan natin yung bawat plano at pangarap na yun na nilagay po natin sa ating mga puso. Kaya lang, most of the times, hindi po ganun ang buhay. Totoo po ba yun? Nakausap po ba ako dito ngayong hapon po na ito? Kapag dumarating sa point na hindi talaga ganun eh, gugulat ka na lang, akala mo smooth ang journey mo, maniwala po kayo sa akin. Kapag dumating na sa point that everything is just falling apart sa ating po mga buhay, isa-isa nawawala sa buhay natin, alam niyo po, at isa-isa, nag-fail sa buhay po natin, totoo po ba to? Napapatanong tayo sa Panginoon eh, Lord, asan ka? Nasaan ka sa mga sitwasyon na to? Lord, akala ko ba binigay ko buhay ko sa'yo? Lord, nasaan ka? At gusto ko po sabihin sa bawat isa po sa atin na ang buhay po talaga natin ay hindi happy-happy lang. Totoo po ba yun? Ang buhay po natin, sa totoong buhay talaga, ay hindi happy-go-life na para napapanood po natin sa TV o teleserye o Korean novela. Na pagkatapos lang ng episode 16, akala natin, pagpupunta na doon, happy ending story na, patapos na ang storya, okay na, tapos na. Hindi po ganun eh. Hindi rin po ito yung kapag nagka-problema ka, 30 minutes, pagkatapos nun, solve na kaagad. Ganun po ba yun? Hindi eh. Yung nawalan ka ng trabaho, tapos nag-pray ka, Lord, gusto ko bukas, Panginoon, may trabaho na ako. Pagkagising mo, may trabaho ka na kaagad. Ganun po ba yun? Hindi eh. Totoo po ba yun? Sa totoong buhay, everything is not solved in 30 minutes or less. Madalas sa buhay po natin, kung ikaw ay nagtatrabaho, mawawalan ka ng trabaho at hindi ka kaagad makakakuha ng better job. Totoo po ba yun? Sometimes sa hinaba-haba ng taon na hindi ka nakapagtrabaho at wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho kahit na alam mo na tapos ka naman na pag-aaral, you're highly educated, pero kukuha ka ng trabaho either malayo sa tinapos mong kurso or way below sa kung inaaral mo at kung ano natapos mo. Feeling mo, habang ginagawa mo na yun, habang nagtatrabaho ka, feeling mo parang nag-fail ka na big time. Hindi mo na alam paano ka pa makaka-count sa ganung sitwasyon at ganung kalagayan ng buhay mo. Feeling mo parang tinatawanan ka na lang ng mga tao na sa paligid mo, tinatawanan ka ng mga pamilya mo, ng loved ones mo because of the things na dinadaanan mo sa buhay. Totoo po ba yun? Nangyayari po ba yun sa totoong buhay? Minsan, sa buhay, akala natin, ang ganda-ganda na samahan ng mag-asawa, taas nga po ang kamay ng may asawa. Sa hapon po na ito. Ah, parang ayaw niyo pong umamin ha. Sige po, taas po ang kamay yan. Totoo po ba yun? Akala ninyo, dahil hindi pa po ako kasal. akala po ng tao, no? Akala ng may asawa, ang ganda ng marriage life. Isang araw lang, nung una, akala ng tao, parang puro honeymoon stage lang ang buhay may asawa. Totoo po ba yun? Isang araw, puro I love you, puro I love you. Bukas makalawa, tumigil ka na ka sa buhay ko. Mga ganun, di ba? Totoo po ba yun? Una, mahal na mahal mo. Then one day, bigla ka na lang bibitray at iiwan ka na lang isang iglap. Sakit po, no? At minsan sa totoong buhay po, mahal na mahal natin ang buhay natin o mahal na mahal mo ang buhay mo. And then suddenly, biglang magkakasakit ka.
Sasabihin ka ng doktor na may cancer ka, may diabetes ka, may ganito ka, may ganyan ka. And then somehow, nilabanan mo yung sakit na yun. And I do believe, ganun din po ang dinaanan ni Coach Dang as she go along with that process of cancer or treatment sa kanyang buhay. Naniwala sa Panginoon, kinlaim yung healing. Yes, Lord, I'm healed. Tapos yung inakala ng gumaling na, nagpasalamat kay Lord. Lord, salamat, pinagaling mo na ako. Tapos lumipas lang yung ilang linggo, ilang buwan, mas lalong lumala yung kanyang kalagayan o mas lalong lumala yung kalagayan ng isang tao. Totoo po ba yun? Nangyayari po ba yun? Lord, akala ko ba pinagaling mo na ako? Akala ko ba okay na? Totoo po ba yun? Nangyayari po ba yun sa buhay natin? Somehow, nagbabargain tayo kay Lord eh. Akala ko ba, Lord, ito yung mangyayari? Tapos ito pa, nung nandun ka na sa hopeless situation ng buhay mo, yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo, sakit na sakit ka pa sa kung anong nararamdaman mo, tapos, yung mga tao pang nasa paligid mo, ang sasabihin sa'yo, trust God lang, kapatid. Pray lang natin yan. At totoo po ba yun? Tama naman po, diba? May purpose ang Diyos. Tama naman yung motibo, tama naman yung theology. Kaya lang, kapag ikaw yun ay nandun na dumadaan sa sakit, totoo po pala yun, no? Isang araw lang, nung, syempre, fresh pa sa akin eh, yung balita na pumanaw na si Coach Dang, biglang may nagsabi, ganyan talaga buhay. Totoo po ba yun? Gusto niyo po mapakinggan yung taong magsasabi, ganyan talaga buhay. Ang buhay ay buhay. Alam niyo po, parang umalis ka na lang. Totoo po ba yun? Tama naman ang kanilang motibo. Tama naman ang kanilang sinasabi. Kaya lang, feeling mo lang, right at that very moment, feeling mo parang winawarak lang yung puso mo at hindi mo maintindihan yung sitwasyon. Bakit? Kasi feeling mo, hindi mo nararamdaman si Lord ng mga oras na yon. Dahil alam mo, may pwede naman gawin talaga si Lord ng mga oras na yon pero hindi niya ginawa. Hindi mo lang talaga maintindihan bakit inalaw ng Diyos. Nalagay na po ba kayo sa gunong point ng inyong mga buhay? That is hopeless situation. Sabihin nyo nga po sa katabi po ninyo, hopeless situation. Yet, anong po sabi ni Job? Naintindihan ni Job eh, na kahit siya na nalingkod ng Diyos, sabi nga, a man of God, ay hindi makaka-exempt sa troubles of life. Sabi po in Job chapter 5, verse 7, yet man is born to trouble as surely as sparks fly upwards. Kita po natin, human nature, dadaanan po talaga ng tao ang bawat troubles, ang bawat suliranin sa buhay. Even sabi po in John 16, verse 33, in this world, you will have troubles. Si Lord na mismo nagsabi, oh, in this world, magkakaroon at magkakaroon ka ng troubles. Kahit ano pang achievements na naranasan mo, kahit ano pang accomplishment, kahit ano pang estado natin sa buhay natin, kahit gaano pa natin binigay ang buhay natin sa Panginoon, sumusunod ka kay Lord o hindi, dadaan ka sa troubles. Totoo po ba yun? Lumayo ka kay Lord o mas lalo ka lumapit kay Lord, we will all go through troubles of life. But, here's the good news. Kung ang buhay ay ganun talaga in reality, life is just difficult than we ever expected. Kung dumadaan po tayo ng struggle today, mga magulat, mga kapatid, let me encourage you. We need support. Kailangan natin ng tao. Kailangan po natin isang bagay na susuporta po sa atin every time that we are falling apart. Amen po ba? Ano-ano po yun? Ano po sabi in Job chapter 17, verse 11 to 13? Sabi po ni Paul, ha? Ay, sabi po ni Job, my days have passed. Lumipas na yung araw. And my plans have failed. Nag-fail na yung plano ko. Yung gusto kong mangyari sa buhay ko, ay hindi na nangyari. And my hope is gone. Ganun na nga talaga. Kapag talagang merong hindi nag-work out sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa po sa atin, nawawalan po tayo ng pag-asa. Kaya lang sabi po ni Job, but my friends say, night is daylight. Sabi ng kaibigan ko, nag-encourage sa akin, nag-advise sa akin, they say that night is daylight. They say that light is near. Mukha mang dumadaan ako sa tunnel ng buhay ko. Sabi ng mga kaibigan ko, sabi ng mga sumusuporta sa akin, malapit na
malapit ko na makita yung liwanag at the end of the tunnel. And if today, if you're going through something in life, if you're going through battles of life, kapatid, don't go through it alone. We need a support system. Pwede niyo po ba tignan yung mukha po ng katabi po ninyo? Mukha po ba yung makakatulong? Para makita po nating maigi ang pag-asa na nilalagay ni Lord sa ating po mga puso. Maaring ngayon, nandito po tayo, may mga battles po tayo na hindi natin kayang sabihin sa iba. Pero mga magulat, mga kapatid, here's the good news. Kung feeling man natin, walang sumasama sa atin na nagsusuporta sa atin in this journey of life, kapatid, you have the first and last option. First and last option, and that is no other than God who will support you all the way and who will also be with you until you finally reach the end of your tunnel in life. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong hapon po na ito. Pangalawa po, papaano natin makikita yung pag-asa? In a hopeless situation ng ating po mga buhay. Gusto ko po malaman ng bawat isa po sa atin, kung yes, sa totoong buhay, mahirap talagang harapin ang buhay, pero pangalawa po, papaano tayo makakakita ng pag-asa? I want us all to know, pangalawa, it is God who will give you resources to cope with life. Si Lord. Si Lord po ang magbibigay ng resources para po tayo makapag-adapt. Paano po tayo makakapag-cope up? Paano tayo makakausad sa buhay na ito? Yes, there are times na hirap tayong umabante. There are times na parang hirap tayong umusad. Pero mga magulat, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, si Lord ang magbibigay. Hindi lang niya sinabi, na hindi lang niya inassure na tayo'y kanyang sinabihan niya tayo that in this world that you will have trouble, pero inassured din tayo ng Diyos na sabi po niya in John chapter 16, verse 33, I told you these things so that you can have peace in me. In this world, sabi po doon, you will have trouble, but be, ano po sabi doon sa passage? John 16:33, but be brave. Pwede bang sabihin niyo po sa katabi po ninyo, be brave. Sabihin niyo po sa nasa likod po ninyo, be brave. Tapangan at nakasan ang loob. Sabi po doon, because I have defeated the world, sabi ni Jesus Christ. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Yes, sabi ni Lord, dumadaan ka ng trouble sa mundong ito, pero sabi ni Lord, take heart anak, dahil napagtagumpayan ko na ang mundong ito at kaya kita sinasamahan dahil pagtatagumpayan natin ito ng magkasama. And who can say amen to that? Hindi lang po yun. Bilang resources na ibibigay po niya sa atin, sabi po in Psalm 119 verses 105, by your words, I can see where I am going, they throw a beam of light on my dark path. Naniniwala po ba kayo na sa bawat hopeless na sitwasyon ng ating po mga buhay, ang salita ni Lord at ang pangako ni Lord ang kailangan po nating panghawakan sa ating po mga buhay? Amen. Yung bang hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo, hindi mo na alam kung paano pa i-cope up yung sitwasyon ng buhay mo, pero dahil sa salita ng Panginoon na hindi nagbabago, salita ng tao pwedeng magbago. Pangako ng tao sa'yo, yung assurance ng tao sa'yo, nasasamahan ka niya doon sa lowest point ng buhay mo, pwedeng magbago yan eh. Totoo po ba? Pero yung sinabi ng Panginoon, yung pangako ni Lord, na kapag sinabi niya sasamahan ka niya, kapatid, hindi magbabago yun. Dahil ang salita po ng Panginoon, hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kung pinangako ng Diyos that God will never leave you nor forsake you, kapatid, even up to the very point ng buhay mo, na dumadaan ka ng hopeless sitwasyon ng buhay mo, kapatid, God will never leave you nor forsake you in this life. Kaya po ang salita ng Panginoon, magsisilbing liwanag ng ating mga buhay. Na habang dumadaan po tayo ng dilim o lampak ng ating po mga buhay, siya ang ating magiging liwanag. Yun yung resource na meron po tayo. Amen po ba? Bakit? Sinasabi po dito ng Panginoon na kaya tayo, habang dumadaan tayo sa hopeless situation ng ating po mga buhay, sinasabi po sa atin ng Panginoon that He understands our pain. Naniniwala po ba kayo doon? Naiintindihan ng Diyos. Kung meron mang number one, na makakaintindi po sa atin po pinagdadaanan, wala pong iba yun kundi ang Panginoon.
He also understands every bit of your pain today. Ako po, to be honest with you, I am in pain today. But alam ko, I know that God's word and His promises will be my source to cope up with this life. Alam ko, naniniwala ako na ang salita po ng Panginoon at ang pangako po ng Diyos ang magiging source ko, ang magiging kalakasan ko para ako po ay magpatuloy sa buhay po na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. And the last is, tapos na po ako. We get to choose our responses in life. Yes, mahirap po ang buhay. Yes, dumadaan po tayo ng iba't ibang sitwasyon ng ating po mga buhay. Pero kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, may choice po tayo. Totoo po ba yun? Yes, ina-allow tayo ng Lord na dumaan sa hopeless situation ng ating mga buhay. Dumadaan tayo. Wala makakapag-accept doon. Pero kapatid, habang pinaparaan po tayo ng Diyos, habang dumadaan po tayo ng pagsubok, totoo po ba yun? May choice po tayo eh na gawin at kung ano magiging respond po natin sa buhay at sa pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Totoo po ba yun? May choice po tayo. Sabi mo sa katabi, may choice ka. Hindi lang po sa mga bagay-bagay tayo nagkakaroon ng choice. Even kapag dumadaan po tayo ng pagsubok sa buhay, we also get to choose. Ano po magiging respond natin sa buhay na ito? Kapag po ba dumadaan tayo ng pagsubok sa buhay, ano po kayo nagiging respond natin? Now, take note, magkaiba ang reaksyon sa response. Ang reaksyon, it somehow, mostly, denotes with the negative feeling. Na halimbawa, kapag dumadaan ng pagsubok o suliranin ng buhay, totoo po ba yan? May choice po tayong magreklamo. Nandiyan po ba tayo? Pwede tayong magreklamo. Kapag dumadaan tayo ng pagsubok, totoo po ba yan? Lord, bakit naman ganito? Bakit ganyan? Dami natin ganun, ano? Tupit hanggang ngayon, walang nangyayari. Bakit hanggang ngayon? Parang hindi smooth ang journey. Nagre-reklamo po tayo. Pwede magreklamo ang tao. Ano pa pwedeng reaksyon ng tao? Kapag dumaan ng problema at pagsubok sa buhay, pwede po, posible po ba na maghanap ang tao ng sisisihin niya? Kapag dumadaan na ng problema, totoo po ba yun? Ang tao, madalas naghahanap na sisisihin. Ikaw talaga may kasalanan yun, kaya nagkaroon ng problema tayo eh. Ikaw talaga eh. Kaya talaga, hindi naging maayos. Yung nararamdaman nating sakit, somehow, feeling natin maiibsan kapag meron tayong sinising iba. Yung galit na nararamdaman natin dahil sa sitwasyon na pinagdadaanan natin, iniisip natin naghahanap tayo lagi ng someone na tuturuin, duduruin, at sasabihin natin siya talaga may kasalanan kaya nangyari ang lahat ng ito. And sometimes, there are also times na sinisisi natin ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay sa ating pong mga buhay. But today, church, let me encourage you, may pag-asa pa rin kahit sa mga sitwasyon na feeling natin din na natin nakakakitaan ng pag-asa. Just choose what will you respond in this life that we are going through today. Choose. What will you choose today? Anong pipiliin mo, kapatid? Pipiliin ba natin na habang buhay manglulugmok tayo dahil sa sitwasyon na nangyari sa ating mga buhay? Pipiliin ba natin na habang buhay, magre-rely tayo sa nakaraan na tingin sa atin ng mga tao na sa paligid natin kaya hindi tayo maka-abante, hindi tayo maka-move forward? What will you choose today, church? What will you choose? You have a choice. Meron po tayong choice. Pwedeng piliin mo na magkaroon pa rin na mapagpasalamat na puso na kahit na dumadaan ka ng problema, Lord, salamat pa rin. Kasi kahit dumadaan ako ng problema at pagsubok, buhay pa rin ako, Lord. Ibig sabihin nun, may pag-asa. Pwede nating piliin, Lord, pipiliin ko na instead, nagamitin ko ang aking bibig para manisin ang iba at magreklamo sa kung ano nangyayari sa buhay ko, Lord. Mas pipiliin ko magpuri at sumamba sa iyo dahil alam ko na kahit mahirap ang sitwasyon ng aking buhay, Lord, tapat ka pa rin Diyos sa aking buhay at gumagalaw ka pa rin sa aking buhay even in the hopeless situation of my life. Kapatid, what will you choose today?
Hindi ko po alam kung anong mga hopeless situation na ating po pinagdadaanan ngayong oras na ito. Pero kapatid, we have a choice today. We have a choice to rise up. We have a choice. Lord, we will bounce back. We will bounce back. The harder we fall, Lord, naniniwala po kami. Naniniwala po kami. God, may ginagawa ka sa simbahan na ito. May ginagawa ka sa buhay ko. Lord, I believe you want me to mature in this season of life so that I can face tomorrow's or the future with a wholehearted mind or wholehearted soul, wholehearted mind sa aking buhay at sa aking puso. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayon pong oras na ito? Sabi po sa salita ng Panginoon in Romans chapter 8, verse 39, nothing, wala. Kahit nasa pinaka hopeless situation ka ngayong oras na ito, kapatid, wala. Walang makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo sa'yo. Anumang sitwasyon mo ngayon, hindi iyan ang magpapapigil para hindi ka mahalin ng Diyos ng sobra-sobra. Ano man ang iyong sitwasyon ngayong oras na ito, kapatid, hindi yan ang magpapatigil sa plano at purpose ng Diyos sa iyong buhay. Mga magulat, mga kapatid, gusto ko po sabihin sa bawat isa po sa atin that whatever situation at whatever hopeless situation po na atin pong pinagdadaanan, nais po ng Diyos na maranasan pa rin po natin na siya ay mabiyayang Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Na kahit anumang sitwasyon na atin po pinagdadahanan, pinag-uumapaw pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Let us pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, marami salamat po sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil naniniwala po kami na sa anumang sitwasyon ng aming po mga buhay, Lord, ay lagi kang naroroon. Anumang hopeless situation, kapatid, isipin mo na, mga hopeless situation na naroroon ka ngayong oras na ito, hindi ko po alam, maaring sitwasyon na tila ba hirap ka ng umusad pa. Financial, emotional, traumatic experiences, broken relationship, discouragement, disappointments, or even painful loss. Kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Ang tunay na pag-asa ay matatagpuan po natin sa presensya ng Panginoon. Kapatid, ano ang pipiliin mo ngayong oras na ito? Anong pipiliin mong gawin despite of your hopeless situation right now? Hallelujah! It's your choice! It's your choice. Ano magiging desisyon mo ngayong oras na ito? Hallelujah! We have a choice today na kahit dumadaan tayo ng hopeless situation ng ating pong mga buhay, patuloy tayong mamamag-asa sa Panginoon. At kung yan ang iyong desisyon ngayong oras na ito, inaanyayahan ko pong lahat na itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. At patuloy natin siyang sambahin. Let us choose to worship God right now. Lord, pinipili kong sambahin ka. Sa kabila ng anumang pagsubok, pinipili ko, Panginoon, na awitan ka. Pinipili ko, Panginoon, na makita ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong mabiyayang habang sa aming mga buhay. Sa anumang sitwasyon ng aming po mga buhay, Panginoon, nananatili kang tapat, nananatili kang mabuti sa buhay ng bawat isa po sa amin. Come on, let's worship the Lord right now. Hallelujah! Sharabahan, darabahari, arabababababa. Siya na ba, riya na ba, 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 ba. Oh, sinasamba, sinasamba. Hapon po na ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama,
panatag na. Kahit kailan. Kahit kailan, di ka nakulang. Kinatagap po namin ito ngayong oras na ito. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sambahin. Hallelujah. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Tinatanggap po ba natin yan ngayong oras po na ito? Lord, kahit kami ay nangangamba at may suliranin man, lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, nagkukulang. Yes, God. Kahit kailan, Lord, hindi ka nagkulang. Yes, Jesus. Bukaman sa aming paningin, Lord God, kamang
Hindi ka gumagalaw sa aming kalagitnaan. Pero Lord, you're working behind the scenes. Hindi na, namin nakikita, hindi namin na-anticipate, hindi man namin na, minsan hindi namin nakikita yung kamay sa aming sitwasyon. But Lord, alam po namin, God, we are assured that Lord, we are safe. Yes, we are secure. Yes, even in the hopeless situation because you are with us. Yes, Jesus. We can always find hope. Lagi po kami makaka ranas. Makakatagpo ng pag-asa. Yes, hindi sa mundong ito, hindi sa mga tao na sa paligid namin, hindi sa anumang sitwasyon at bagay na pinangawakan namin sa mundong ito. Lord, ang tunay na pag-asa na amin po matatagpuan ay nasa presensya mo, Panginoon. And Lord, salamat. Dinadala mo po ang iyong mga anak sa lugar na ito na kahit dumadaan po kami ng iba't ibang suliranin, dumadaan po kami ng iba't ibang problema at pagsubok sa buhay, Lord, hindi kami titigil. Hindi ito magpapatigil sa amin, oh God. Hindi ito magpapatigil ang iyong pag-ibig sa amin. Hindi ito magpapatigil, oh God, na ginagawa mo sa amin mga buhay. Lord, anumang problema, anumang pagsubok, anumang mga bagay na magpapatigil sa amin, makakapaghadlang ng plano mo, ng nais mo sa aming mga buhay. Lord, hindi dito natatapos, Panginoon. Alam po namin na gumagalaw ka, gumagawa ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya Lord, salamat. Maraming salamat, oh God, sa ginagawa mo sa aming mga buhay. We believe, oh God. At Lord, lalabas kami sa lugar na ito, punong-puno ng pag-asa ang aming mga puso. Dahil alam po namin, we may be in pain today. We may be in sorrow tonight, but joy comes in the morning. Yes, God. Salamat, Panginoon. You are with us. You are for us, God. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon ngayong oras po nito. At tanggapin po natin ang pagpapala na nagbumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord prosper you. I receive. The Lord give you hope. I receive. The Lord give you peace. I receive. Pagkalooban ka ng Diyos ng pag-ibig na nagmumula sa Kanya. I receive. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong oras po na ito. God bless you all po. Mamayan po natin ang bawat isa and shine for Jesus. Thank you for staying and worshiping with us. See you again next Sunday. And shine for Jesus.